Status ni John Mar Fajardo sa Gilas Pilipinas inilabas ni Coach Tim Cohn. Latest kay AJ Edu inilabas din po sa balita. Press conference at practice na open sa publiko, isasagawa ng Gilas Pilipinas. Lagay or forma ni Justin Brownlee para sa kupunan, sinilip ni SBP President Al Panlilio. At ang TV channel, anong oras pwedeng mapanood ang makbakan ng Gilas Pilipinas versus Hong Kong at Chinese Taipei? Sasagutin po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Marami ang naging usap-usapan sa magiging lagay ni Junmar Fajardo sa sandaling ganapin ang FIBA Asia Cup Qualifiers na sasalihan ng Gilas Pilipinas. At matapos ang lahat ng espekulasyon, kinumpirma ni Coach Tim Cohn na hindi na makakasama sa hanay ang 7-time MVP ng PBA sabay bunyag na walang kapalit si Junmar. Tanong, ibig sabihin ba ni Coach Tim Cohn, aalis sila na 11 players lang ang kasama sa hanay? Tutukan po natin ang sinabi niya sa report ni Olmin Leyba ng PhilStar. Inalis na siya or si Junmar Fajardo dahil sa calf injury. Walang kapalit para kay Junmar. Si Japet, makakasama po siya bilang kapalit ni AJ. Aalis kami kasama ang 11 players. So base po kay Coach Tim Cohn, walang kapalit si Junmar Fajardo sa Gilas Pilipinas kahit meron po siyang iniintang injury ngayon na nakuha po niya sa bakbakan ng SMB at Magnolia. And of course, ang tinutukoy niya po na 11 players, walang iba po yan kung hindi si Justin Brownlee, si Scottie Thompson, Chris Newsom, Calvin Optana, CJ Perez, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Tiambao, Kai Soto, at Japet Aguilar. Doon po tayo sa walang kapalit si Junmar. Indikasyon po yun na mataas po yung kumpiyansa ni Coach Tim Cohn versus Hong Kong na gaganapin sa 2-1 stadium. May kayo naman po actually si Coach Tim Cohn na maging kumpiyansa sa mga kasama po niya. Kasi lahat po sila maganda yung pinakita nila doon sa kanika nilang nagdaang assignment. Kaya sa tingin ko ha, may magandang resulta tayong makikita mula po sa kanila. Mula po yan sa hanay ng Gilas Pilipinas. So tututukan po natin yan. Ngayon, nakumpirmadong hindi kasama sa hanay ng Gilas si Junmar Fajardo, may posibilidad ba na makasama siya sa Hong Kong? Si AJ Edu na katulad ni Junmar ay may iniindaring injury. Makakasama din ba siya ng grupo ng Gilas Pilipinas patungo ng Hong Kong? Tutukan po natin si Kenito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Isang plane ticket ang nakalaan para makasama si Junmar sa squad sa Hong Kong kahit hindi na siya makapaglaro. Si AJ Edu aalis din siya kasama ng delegation patungo ng Hong Kong. Pero katulad ni Junmar, hindi rin siya makapaglalaro dahil nagpapagaling pa po siya mula sa operasyon. So base po yan sa report ni Dadin Kinito Henson. Actually sayang si Junmar. Malaki din po kasi magagawa niya sa Gilas Pilipinas kalaban ng Hong Kong Nationals. Pero may option naman yan eh, yung makasama siya para sa moral support, para mag-cheer sa kanyang mga kasama sa hanay po ng Gilas. At yun din siguro nakatakdang gawin ni AJ Edu na kumpirmado ng sasamahan ng Gilas sa Hong Kong kahit hindi po siya maglalaro. Nasa tingin po natin is malaking bagay po yun. Iba po kasi feeling kapag andun lahat eh, yung buong buo po sila doon. Magdadagdag inspirasyon po yun sa bawat player ng Gilas Pilipinas. At matapos ang ilang araw na pangamalagi sa Inspire Sports Academy sa Laguna, kinumpirma sa report na may magaganap na press conference ang grupo ng Gilas Pilipinas ngayong araw ng Lunes sa ganap na 4:30 to 5:30 ng hapon. Bukod dyan, naglabas din ang pahayag si Coach Tim tungkol sa practice ng kupunan ngayong 6 to 8 ng gabi. Tanong, open ba ito sa public? May ticket ba ang nasabing practice? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyba ng PhilStar. Umaasa po kami ng isang magandang practice bukas 6 to 8pm. Actually ngayon po yan, Monday po yan, mamaya po yan. Bukas po yan sa publiko, wala pong ticket. Sana magkita-kita po tayo doon. So wala pong ticket, walang babayaran. Kasi walang ticket eh, di ba? Kaya kung malapit po kayo sa venue, pagkakataon nyo na po yan at gaganapin po yan sa Phil Sports Arena sa Pasig. Dito tsak ipaparada po nila yung trinabaho po nila dito sa training sa Laguna. Yung pinaghirapan nilang gawin ng ilang araw. Actually, base po sa inilabas na pahayag ni Dadin Kinito, tatlo't kalahating araw lang po naging practice po nila.
Pero naniniwala po tayo na hindi hadlang yung tagal ng practice sa ilalabas nilang laro kapag nagharap na sila ng Hong Kong sa 2-1 Stadium at Chinese Taipei. Dito pa rin po yan sa Field Sports Arena. Base rin po kasi kay coach team, magsisilbing training na rin po nila ang bawat laro sa bawat window ng FIBA. Kung nakatakdang magsagawa ng press con at practice na open sa publiko ang Gilas Pilipinas, may mga katanungan pa rin tungkol sa lagay at forma ni Justin Brownlee. Kung si SBP President Alpan Lillo ang tatanungin po natin, ano ang nakikita niyang galaw ng naturalized player ng Gilas Pilipinas sa kabila ng matagal na bakante sa paglalaro, bunga ng voluntaryong pagsuspinde sa sarili? Tutukan po natin si SBP President Alpan Lillo sa report ni Dennison Ray Dalupang ng Inquirer. Mukhang maganda yung forma ni Justin sa kabila ng ilang buwan na hindi siya naglaro. Sabik din siya na maging bahagi muli ng pambansang koponan. Yun yung confirmation mula kay SBP President Alpan Lillo tungkol kay Justin. Kung tutusin, hindi nakapagtataka po yun kasi napapractice naman si Justin kahit hindi po siya naglaro ng basketball ng 3 buwan. Hindi naman tumitigil yun eh. Yung pagpapakondisyon, yung usual routine niya dati pa, itinuloy pa rin po niya yan. Hindi nga lang siya naglaro bilang professional kasi nga nagvoluntary na rin po siya na huwag muna maglaro para sa magiging hatol ng FIBA na hindi pa nilalabas ng mga time na yon. So para sa akin, good news yung ibinigay ni SBP President tungkol sa lagay at forma ni Justin Brownlee. Kung nakikita ni SBP President Alpan Lillo na nasa maayos na forma pa rin si Justin Brownlee sa kabila ng kanyang pamamahinga ng 3 buwan, hindi naman naiwasan o hindi maiwasan ng mga katanungan tungkol sa pagpapalabas ng bakbakan. Kaya ang tanong ng karamihan, saan posibleng mapanood ang lahat ng laban ng Gilas sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers? Tutukan po natin ang report ng One Sports. Sa unang laban ng Gilas versus Hong Kong, sa Webes po yan, mapapanood po yan sa ganap na 8 ng gabi. At pwede po nating mapanood yan ng live sa One Sports Free TV Channel 41, Signal Channel 6, at sa One Sports Plus, Signal Channel 261 HD, Channel 91 SD, RPTV Free TV Manila, Cebu, Davao Channel 9, Baguio Channel 12, Iriga Channel 10, Bacolod Channel 8, Zamboanga Channel 5, DTT Channel 18.3 and 19, Pay TV Signal Channel 10, Satellite Channel 9, GSAT Channel 8 at ang Pilipinas Live App. Sa 2nd laban ng Gilas versus Taipei po yan. Dito po gaganap din sa Pilipinas sa Field Sports Arena sa ganap na 7 at kalahati ng gabi. At pwede po nating mapanood sa One Sports Free TV Channel 41 pa rin po yan. Signal Channel 6, One Sports Plus Signal Channel 261 HD, Channel 91 SD, RPTV Free TV Manila, Cebu, Davao Channel 9, Baguio Channel 12, Iriga Channel 10, Bacolod Channel 8, Zamboanga Channel 5, DTT Channel 18.3 and 19, Pay TV Signal Channel 10, Satellite Channel 9, GSAT Channel 8, at Pilipinas Live App. So yan na po yung schedule ng Gilas Pilipinas. Maganda na po tayo ng popcorn dyan sa bahay. And of course, hiwalay po natin si Mrs. Kasi yung mga may bahay po natin, minsan mas nanggigigil po sila sa bakbakan kaysa sa atin. Anyway, bago po tayo tuloy magpaalam, shoutout po natin si Jesus Yumol. Shoutout sa iyo kaibigan, birthday daw po niya sa Feb 26. So happy birthday Jesus Yumol. Sang panig ka man ng mundo nando doon. Maraming salamat sa suporta. Shoutout din natin si Arnie El Chonco. Maraming salamat din po sa suporta, Arnie L. Chonco. Shoutout din po natin si Arthur Samare. Sabi niya, pa-shoutout bro at para na rin sa kasamahan ko sa Scout Rangers. God bless po sa ating lahat. Shoutout po, Sir Arthur Samare at sa mga kasamahan mo sa Scout Rangers. Mag-ingat po kayo dyan. Shoutout din po natin si Moti. Maraming salamat sa suporta. Shoutout idol sa iyo. Salamat sa malimit na pagdaan sa ating maliit na channel. Si Nestor Vinarao, shoutout po boss. Maraming salamat sa inyo. Wala daw po siyang absent dito sa ating maliit na channel. Maraming salamat po, Nestor Vinarao. Si Romy Laureta, shoutout din po sa iyo sir. Maraming salamat sa malimit na pag-like, sa malimit na pagdaan sa ating munting channel. Si Eric Jones Kadungog, shoutout din po bossing. Marami pong salamat. Matagal na raw po siyang subscriber. Nanonood daw po siya mula sa Riyadh, KSA. So guys, maraming salamat.